Inukuminda ko po, no, ang barangay pinagbuhatan dahil naisipan niyo po na magkaroon ng gantong klaseng proyekto. Napakaganda po. Hindi po natin dapat kinakalimutan ang kasaysayan at ang kultura natin. Maganda nga po mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa barangay pinagbuhatan. At dito nga ay meron isang inauguration na gagawin, ano, itong pinagbuhatan na historical landmark. Ito yung nag-ground breaking ceremony na dadaluhan nga ni Mayor Vico Sotto at dumating na rin si Congressman Roman Romulo. Nakita ko na rin dito si City Councilor Cybel Asilo at ganun din ang barangay captain. So mga kaibigan, ngayon ay ito na nga at dumarating na si Mayor Vico Sotto para dumalo sa sasagawang groundbreaking ceremony dito sa lugar ng barangay pinagbuhatan. Ayan at nagpa-feature na nga ang mga nadaanan ni Mayor Vico Sotto dito sa lugar. Ayan, ay yung bata ay talagang binabang kasi Mayor Vico Sotto para makapagpa-feature. At ito, ay pinagbigyan nga ni Mayor Vico Sotto. Ayan, talaga ang isang nakakatuwa na takbo na makikita natin ang mga pagpapapicture ng mga tao kay Mayor Vico Sotto ay hindi nga natatanggihan. Ayan, no, mga kaibigan, at sinalubong na rin ni Congressman Omar Romulo, si Mayor Vico Sotto. Dito sa lugar kung saan nga, dito yun ay sasagawang groundbreaking ceremony dito sa barangay pinagbuhatan. Ito nga ano ang isa sa magandang tagpo na nakikita nga natin ngayon na oras na ito at magkakaroon niya ng groundbreaking ceremony. Dako. Ngayon po ay groundbreaking ceremony para sa ating Reverend Father Felix Gutierrez, ang ating buting Mayor Vico Sotto at ang ating Congressman Roman Romulo. Ngayon po ay matutunghayan natin ang kanilang pagpirma sa ating perspective. Rolling, tama ka ba? Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Sige po. Muna po kayo. Pensa naman, ano?
Ay, andun po sa office. Joke lang. Ay, late na kasi ito. Pero mo kayo sa kami sa Sebastian. Ganda. Salamat sa inyo po. Kaya po bibigay ng pagbati ang ating mga panauhin. Muna ito na po ang ating Reverend Father Cochez. Sa ating budihin congressman, congressman Ramon Romulo, nagbabagod po. Sa ating budihin mayor, David Vito Soto, na taon-taon pinupuntahan natin para masaksihan ang ganda ng kasaysayan at ng kultura dito sa ating pinagbuhatan ng pananampalataya. Sa ating konsihala, sa Ibersigo, at ang ating kapitana, Kapitana Maricar Asilo Rivero. Magandang hapon po sa ating lahat. Tuloy nga po ang hapong ito ay makasaysayan at punpuno ng pagmamahalan ng bawat pinagbuhatan. Ang kasaysayan ito ay maratala, hindi lamang sa ating barangay, kundi sa ating pananampalataya. Sa pagdiriwang natin ang 451 pagdiriwang ng piyesta ng ating mahal na Patron San Sebastian, nawa ay gabayan tayo ng kanyang tagumpay, ang tagumpay ng isang martir na nanggaling kay Kristo. Maraming salamat, Father Felix. Ngayon naman po para sa kanyang pagbati, narito po ang ating kapitana, Maricar Asilo Rivero. Magandang, hello. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Viva San Sebastian! Viva! Ayan, syempre muna po sa lahat, ang pagbati po at pasasalamat sa ating budihing Mayor Vico Soto sa pagbibigay po ng panahon at oras para po ma-witness po ang ating groundbreaking ceremony ng pinagbuhatan this Parikan Landmark. Maraming salamat po. At siyempre po, ang ating congressman na kahapon ay mabutit na kadaan din dito, ang ating congressman Roman Romulo. Salamat din po sa pagpupan. At siyempre po, ang aking kapatid, ang aking katulong din nila day one ng paghahanda sa pagdiriwang ng araw ng pinagbuhatan, Konsehala Saibel Asilo. At siyempre po, sa napakasipag po nating Cura Paroko, walang iba ang ating Cura Paroko Father Felix Gutierrez. Siyempre po, hello. Ayan, at siyempre po sa lahat na nandito ngayon na kasama namin sa pag-witness po at pagdiriwang ng araw ng pinagbuhatan sa lahat ng HOA President, officers, members, lahat ng pinagbuhatenyo at lahat po ng bisita natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, magsisimula na po ang paggagawa ng pinakahihintay po ng mga pinagbuhatenyo, ang pinagbuhatan historical landmark. Ito ay sa panahon pa ng buhay ang ama ng pinagbuhatan, Konsehal Rodrigo Asilo. Tayo po ay naghahanap ng lugar at ngayon pa nga po ay nakahanap na tayo dahil dito unang naglayag po ang mga Augustian para po sa unang misa at unang simbahan ng Basig. Kaya nga po tayo ay tinawag na pinagbuhatan dahil pinagbuhatan to ng unang misa at ng unang simbahan. Sana po sa inauguration ceremony ay magkita-kita rin po ulit tayo. Muli po, maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Viva San Sebastian! Viva! Ilapit yung sound. Speaker, lapit. Malayo yung speaker. Sound check. Ayan. Okay, live po tayo. Kaya kakaroon tayo ng problema. Ating sound system. Wait lang, sir. Ayan. Dito na lang po ah. Mas malapit po kasi sa ano, sa so ngayon naman po, ito po ang ating konsehala, Saibel Asilo. Yan, magandang hapon po sa lahat. Viva San Sebastian! Viva! Ayan po, kami ay excited na sapagkat ito ang buwan na aming pinakaiintay, ang aming pagtutuwang
para sa kapistahan ni San Sebastian. Siyempre, pasasalamat, lalong-lalo po kay Mayor Vic sa panahon na ibigilaan niya para makasama ng kayo ngayon. Kay Comroman, kahapon magkakintuhan lang ho tayo habang nagpe-prepare. At siyempre ho, sa ating pastoral council, kay Father Felix, sa lahat po ng deboto ng ating pintakasi na si San Sebastian. Kaya muli po, ito na ho ang pagkakataon para maipagmalaki natin ang ating barangay, lalong-lalo na ang ating patron na si San Sebastian. So muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat kung sa halang sabi na sila. At syempre, para mas makita nyo ng buwang ating mga patawin, ayun na po ang ating congressman, Roman Romulo. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, Viva San Sebastian. Happy Fiesta po sa ating lahat. Alam po ninyo na nakakatuwa itong event na ito ngayon hapon. Dahil ito po talaga nagbibigay po ng buhay sa matagal na pong sinasabi po ni Mayor Vico. At nag-umpisa na yung cultural mapping ng lungsod ng Pasig. Ang totoo po, napakahalaga ng pinagbuhatan. Ang totoo po niyan, si mismo si Bishop Milo ang nag-inaugurate po nung una nung sa May Bunga papunta po dito sa pinagbuhatan. Tapos alam po ninyo, sa totoo lang, ilang beses na, siguro kahit ng pandemya, laging may meeting tungkol sa Pasig Day. Kung kailan po ba talaga ang Pasig Day. Ang totoo po niyan, papinag-uusapan po yun, lagi nababanggit sa kwento, ang katedral po ay talaga nakakabit sa San Sebastian. Dito po talaga nauna. Kaya napakalaki po talaga yung role ng pinagbuhatan. Kaya dito po sa lahat po ng organizers po nito, syempre kay Kapitana, kay Konsehala, Father Felix, sa Parish Pastoral Council po ng San Sebastian, sa ating mga kagawad, sa mga presidente po ng bawat HOA dito, sa mga residente po ng pinagbuhatan, sana po magtulungan tayo. Napaka-historical po ng inyong barangay. Napaka-historical po makasaysayan ng lungsod ng Pasig. Dapat po magsama-sama magtulungan po tayo para malaman ng kabataan Pasigenyo, kabataan Pilipino na dumadaloy sa bawat dugo po nating lahat ay dugo ng mga bayani. Dapat po malaman ng bawat Pasigenyo yan. At alam ko po, nakasama ng simbahan, Father Felix, Bishop Milo, ay magkakatulungan po tayo dito. Sigurado ko po, sa mga susunod na taon, ay talaga magiging proud po, mas magiging proud tayo na Pasigenyo po tayo. Ang totoo po niyan, sa totoo po, no, itong mga, kahit pumunta po kayo, kahit anong parte ng Pilipinas, ngayon po kasi talaga sa totoo, chairman po ako ng Education Committee ng Kongreso. Napupunta po ako sa iba-ibang party po ng Pilipinas. Kahit saan po ako pumunta, ito naman po, kahit kayo mag-testing ito, pag nalaman po nila na taga-Pasig ka, una niya sasabihin sa'yo, kamusta na si Mayor Vico? Yan po talagang tatanong yung una sa'yo eh. Pero dahil po dyan, ang ganda po talaga ng reputasyon natin. Ang tingin po talaga sa ating mga Pasigenyo ay talagang tinitingala po tayo kahit saan pumunta. Kaya ito rin po ang panahon na ipakita po natin sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung ano naman ang kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Ito naman, dapat mabigyan natin ng heroism ang bawat Pasigenyo. Nabigyan na po tayo ng daan. Eh magtulong-tulong po tayo, pakita natin kung ano talaga ang tunay na Pasig, tunay na Pasigenyo. Muli po, Viva San Sebastian! Viva! Ayan, maraming salamat po, Congressman. Ngayon naman po, upang magbigay ng kanyang pagbati, narito po ang ating buting mayor sa malakas na palakpakan, Mayor Vito Salvo! Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po ay masayang-masaya ngayong hapon. Una, dahil nakikita natin, nagbabalik na ang sigla, nagbabalik na ang mga
activities ng kapistahan sa Barangay Pinagbuhatan. Ano, 2020, medyo, ano tayo, 2021, wala talaga, ano. Pero ngayon, taong 2022, ay nagbabalik na po yung mga activities natin. Pero pag sinabi po natin na Barangay Pinagbuhatan at ng kapistahan ng Barangay Pinagbuhatan, sana ang naisip natin, hindi lang kasiyahan, hindi, una, sana maging makabuluhan po talaga ang pagdiriwang natin. Pero ang totoo po, gaya ng nabanggit na rin po kanina ng mga nagsalita, ay hindi lang po basta masaya ang kapistahan sa Barangay Pinagbuhatan, kundi po makasaysayan at isang napakalaking bahagi ng ating history and culture sa lungsod ng Pasig. At kaya inukumenda ko po ang mga barangay officials po ninyo, kasama siyempre ang ating simbahan, ang ating parish pastoral council, dahil sa naisip po nila at sa ginawa po nilang historical marker po rito. Kaya Kapitana Maricar, congratulations po. Kaya ganun din po kay Consihana Saibel, sa ating mga kagawad, sa ating mga barangay staff, opisyalis, kasama po siyempre ang iba't ibang HOA na nandito po. Nasaan yung mga HOA press natin at mga officers natin? Ayan po sila. Siyempre, malaking bahagi din po kayo dito. Inukuminda ko po ano, ang Barangay Pinagbuhatan dahil naisipan niyo po na magkaroon ng gantong klaseng proyekto. Napakaganda po. Hindi po natin dapat kinakalimutan ang kasaysayan at ang kultura natin. At gaya po ng nabanggit ng ating butihing congressman, Kong Roman, ginagawa po natin ito sa buong lungsod Pasig, yung cultural mapping, kasama si Councilor Angelo, kasama ko po yan sa Council of Arts and Culture and Heritage po natin sa Pasig. Nagmamapping tayo, ano? At gaya po ng sabi sa akin ni Cap Maricar, pinaalala niya po sa akin nung nag-meeting kami ni Conti Saib, dapat hindi rin natin makalimutan yung mga historical places dito sa ating barangay, Barangay Pinagbuhatan. Dahil pag tiningnan natin ang kasaysayan ng lungsod Pasig, ang mga una pong kaganapan, ang una pong wala na pong dito po, hindi na po tayo titingin sa malayo, dito mismo sa Barangay Pinagbuhatan nangyari ang mga historical events na ito. Kaya maganda po na magkakaroon tayo ng historical marker dito at syempre konting development din po sa site gaya nung nakita natin sa perspective. Kaya muli po, congratulations Barangay Pinagbuhatan! At sana ito ay maging first of many similar activities, hindi lang sa Pinagbuhatan, kundi sa buong lungsod Pasig. Muli po, maligayang kapistahan po sa ating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mayor. At syempre, bumabol sa ating selebrasyon, Consihala Angelo. Hello po, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Viva San Sebastian! Viva! Ayan, at gusto ko lang mong i-congratulate si Cap, si Conti Saibel, lahat po ng kagawad. Napakagandang umpisa ho to ng bagong taon. Groundbreaking talaga dahil tulad po ng sabi ni Congressman Roman Romulo, ni Mayor Vico Soto, tama naman ho, nag-uumpisa na ho ang cultural mapping dito sa Pilipinas, ay dito sa Pasig. At alam ko rin dito sa buong Pilipinas talaga namang nag-uumpisa na ho, ibalik talaga ang kultura ng Pilipino. Kaya ito hong groundbreaking na ito ay napaka magandang simula sa bagong taon. Congratulations sa lahat ng mga taga-Pinagbuhatan dahil sa initiative na ito, dahil umpisa pa lang mo ito, talaga ng maraming ganitong bagay. At sana ho, pagdating ng panahon na talagang magbubukas na ang turismo dito sa Pasig, eh isa po ito sa puntahan ng mga turista mula dito sa ating lungsod, pati rin po sa mga balikbayan natin galing sa ibang bansa. Maraming salamat po. Congratulations po sa inyong lahat. Thank you po. Happy Fiesta rin po sa inyo. Ayan, maraming salamat po. At bago po natin gawin ang formal na groundbreaking ceremony, nais mong basahin muna sa inyo ang maikling kwento para sa ating Barangay Pinagbuhatan. Noong Enero 20, taong 1572, dumating ang mga Agustino si Fray Alfonso de Alvarado at Encomendero Juan de la Isla sa tinagawi ang sentro ng sinaunang bayan ng Pasig. Ayon sa natalang kasaysayan, dito itinayo ang unang kapilya at dito rin ginanap
ang kauna-unahin ng misa, kaya kapag ang mga naninirahan dito ay tinatanong kung saan nagmula ang kanilang tugon sa pinagbuhatan ng unang misa. Mula noon, ang nakilalang sinaunang bayan ng Pasig na kung saan dito mismo sa lugar na ito ating kinatatayuan nagmula ang kasaysayan ay naging isang barangay at tinawag na pinagbuhatan. Kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng ating Pintakasi, ang ating mahal na poong San Sebastian, Viva San Sebastian! Viva! Viva San Sebastian! Viva! Viva San Sebastian! Viva! Ayan, ngayon po ay formal na po natin gagawin ang groundbreaking ceremony na may pagbabaspas po na panunumunuan na ating Reverendo Father Felix Bicchon. Salamat ba na dapat ang Espiritu Santo? Sumay niyo ang Panginoon. Maghari nawa ang kapayapaan sa lugar na ito at sa lahat ng nagpapasinayan ito. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat ni Lobong Likain ang mga bagay na umiral sa sandaigdigan. Para pati mong kaling iyong nilikha ay maging karapat-dapat na tagapangalaga ito. Pagkalooban mo kami ng Espiritu at mo iyong binarapat manirahan sa mundong ito ay maging patunay ng kabagat-awa mong walang hanggan. Ang iyong kabutihan na siyang namamayani sa aming mga puso ay biyayang hangad na iyong ibinibigay. Sa umagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting ng Panginoon mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa tulad ng nasusulat. Siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binitatalim at tinapay na makakain ay siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang iyong kabutihan. Pasaganain niyo kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos sa isang pinagmumulan ng tanang kabutihan. Idulog natin ang kanyang pangailangan at kahilingan sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng Santa Iglesia, nawa ay kanilang makatawang si Jesus para sa kanilang paglilingkod ng taos puso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga lingkod bayan, ay ipagkaloob sa Diyos ang kabutihang loob na ipinunlad ng Diyos sa kanilang puso upang ang mga dukha ang siyang mag-ani nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtatrabaho sa lugar na ito, nawa ay pagkalooban ng husay, talino at kasipagan upang makapagbigay sila ng paglilingkod na ayon sa nararapat at inaasahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namamahala sa lugar na ito, nawa ay gabayan sa kanilang magpapasya upang sa tulong ng iyong karunungan ay mapagpanan nila ang tungkulin mamuno na may diwang makatao at makatarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging instrumento nawa kami ng iyong kabutihan sa mga nangangailangan. Tulutan mo kaming makapagbahagi sa aking kapwa. Alang-alang sa maraming biyaya na hindi mo pinagkabit sa amin, bagkus ay ipinagkatiwala, manalangin tayo. Hindi mo ang aming panalangin.
Ama namin sa iyong kagandahang loob ay ibinigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Ang kilikin mo ang iyong namimintuhong angkan, yamang ikaw ang pinagmula ng kanilang mabubuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa lugar na ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo, upang sa pagpasyal dito ay kanilang madama ang iyong pagkukok, upang sa kanilang pag-alis dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod, at upang sa kanilang pagbalik dito ay kanilang mapangunakan ang iyong pananahanan hanggang tala'y sumapit sa iyong inihandang tahanan. Sa maligayang pagpisan ng iyong Ama sa kalangitan, hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Ang banal na tubig namang ito ang magpaalala ng pagkilis at kamatayan, pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ngayon po ay pala natin gagawin ang groundbreaking ceremony. Maraming salamat po. At isang malakas na palakpakan, Barangay Pinagbuhatan! Viva! Viva! Ayan. Una po ang dancer. Tapos ang hostess ko po. Picture tayo. Sige na.